Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong maisipan ni Harry na bisitahin ang kanyang daddy dahil matagal na rin itong hindi nakikita ni Harry ang kanyang daddy dahil masyado itong busy si Harry sa kanyang studio, kung kaya't agad nitong naisipan ni Harry na surpresahin ang kanyang daddy at nadali-dali nitong kinuha ni Harry ang kanyang sasakyan at nagpaharurot ito at pumunta ito sa East Ridge Hospital upang makita ni Harry ang kanyang daddy. At dito nang makarating na itong si Harry ay hindi nito tinawagan ni Harry ang kanyang daddy upang masurpresa din ito na bibisitahin ni Harry. Ngunit nang pagkapasok nito ni Harry sa loob ng East Ridge Hospital ay gulat na gulat ito pagkatapos nitong marinig ni Harry ang usap-usapan na tinugod umano ang kanyang daddy na itong si Dr. Carlos sa tatay ni Annalyn na itong si Dr. Tanyag, at hindi lang umano itong si Dr. Tanyag dahil pati pa umano ang kapatid ni Dr. Tanyag na itong si Giselle. Sa kadahilanan na agad naman din itong inalam ni Harry kung saan umano ito nagkagulo, at dito agad naman din itong itinuro sa staff ng hospital na nandoon umano ito sa kantin, kung kaya't dali-dali naman din itong nagtungo itong si Harry sa kantin ng hospital. Ngunit nang makarating ni itong si Harry ay laking gulat nito nang marinig nito ni Harry ang mga sinasabi ni Giselle sa kanyang daddy na tinutulungan umano nito ng kanyang daddy itong si Moira. Sa kadahilanan na hindi naman din ito napigilan, Harry ang kanyang sarili at agad naman din itong salita itong si Harry, at sinabihan nito ni Harry ang kanyang daddy na sumagot umano ito kung totoo ba umano na sumagot umano ito kung bakit umano nito tinutulungan ng kanyang daddy itong mami ni Zoe na si Moira, na alam naman umano ng kanyang daddy na isa umano itong masamang tao kung bakit umano tinutulungan nito ng kanyang daddy. Sa kadahilanan nagulat naman din itong si Dr. Carlos nang kanyang makikita ang kanyang anak na itong si Harry, at hindi ito makapaniwala na narinig nito ni Harry ang mga sinasabi ni Giselle, kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Dr. Carlos na magsisinungaling, at agad nitong pinagsabihan ni Dr. Carlos itong si Giselle na nakasama umano sa kanyang pamilya ang mga pinagsasabi ni Giselle ngayong narinig umano ito ng kanyang anak na itong si Harry, na hindi na man umano totoo na tinutulungan ni Dr. Carlos itong si Moira, at kailangan umano nitong ipapaliwanag ni Giselle sa kanyang anak upang mawala umano ang pagdududa ni Harry sa kanya. At dito agad naman din itong pinagsabihan ni Giselle itong si Dr. Carlos na hindi umano nito ipapaliwanag ni Giselle sa kanyang anak na itong si Harry dahil totoo umano ang mga pinagsasabi ni Giselle. At agad nitong sinabihan ni Giselle itong si Harry na kailangan umano nitong alamin ni Harry na sasabi umano ng totoo itong si Giselle. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.